sabi, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus, no? At yun ay parang monsoon, no? Habagat, nadadating lang bigla, maya-maya wala na. At makikita, mararanasan natin yung katapatan ng Diyos na sabi niya, pag dumating ang pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan niya. Mahal na mahal ka ng Lord, mahal na tayong lahat ng Panginoon. Amen. Hindi niya pakihintulutan isang bagay na hindi natin kaya. Amen. No? Tapat siya. Doon po tayo dinala ng Lord. Doon po natin na atin na kung may Bible po dyan sa inyong sample, Ephesians chapter 2 verse 8 na, to 10. No? The New King James po ito. No? Ephesians chapter 2 beginning verses 8 to 10. No? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, no of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Praise be to God sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Amen. No, na nakita po natin dito, sabihin nga po natin ng malakas na it is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos. Ano? Kaya ang tanong ano ba itong regalo ng Diyos na ito? Sino po ba yung, paano ba ito matatanggap? At sino ang nangangailangan ng regalo po ito? Kung sa Tagalog sabi nga, for by grace you have been saved. Sabihin, dahil sa kagandang loob ng Diyos, naligtas kayo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyong mabubuting gawa. Kaya walang sino bang magbubo, sabi, walang sino bang pwedeng magmalaki o magmapuri. Ano? At ito po ay lahat ay biyaya po ng Diyos. Regalo po ng Diyos. At sabi pa nga doon sa last verse, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa ating noong pamangkuna. No? Ako nagat, it is the gift of God. Ano po ba itong regalo ito ng Diyos? At paano po natin ito matatanggap? No? Ito po yung sinasabi na salvation, no? Kaligtasan. Bakit po kinakailangan, sino po nangangailangan ng kaligtasan? No? Sabi po na nga in Romans chapter 3 verse 10 to 12, no? Anong regalo? Ito po yung kaligtasan. So, whoever needs salvation, sino po yung nangangailangan ng kaligtasan, no? Sabi po sa chapter 3 ng Romans 10 to 12, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, in verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano? And 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen? Sino po yung nangangailangan ng salvation? Lahat. No? Lahat po tayo ay nangangailangan ng salvation. Ano? Dahil lahat po tayo ay walang naging karapat-dapat, lahat ay nagkasala. Tumaas na po ang kamay dito ng walang kasalanan. Wala, no? Lahat. We are all sin, right? There is no righteous, no, not one, all have sin. That's why we need salvation. Amen? Kinakailangan po natin. At ito po ay panawagan, ano? In Romans 17:30, therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. No? Kinakailangan po ay ang humingi tayo ng tawad kung magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Ito po, sino po ito? Lahat po tayo. Kapag that, we are like po tayo, sabi nga ay, para daw po tayong mga tupa, ano, naligaw tayong lahat. No? Nagkanya-kanya tayo. Sinunod natin yung sarili natin. Hindi natin inisip ang Diyos kung ano ba, tama ba itong ginagawa ko? Ito ba yung makakabuti sa atin? Wala eh, di ba? Lahat, sinunod natin yung gusto natin. Kaya, maraming kabiguan ang nangyari sa tao. No? Napahamak, hindi niya alam
kung ano yung gagawin. But because of God, ano, ito po yung panahon, ano, na ipinapaunawa ng Diyos sa atin na lahat ng tao kinakailangan ng kaligtasan. At kailangan, panawagan ng Diyos, matagal niyang inignore na, sabi, pinabayaan lang niya, pero ito na yung panahon na naayusin niya ang pagsisisi. Ano, no? God called us to repent. Pinatawagan tayo ng Diyos para po pagsisihan ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Okay? Dahil lahat ay nagkasala. At ito po yung sinasabi na faith that saves. Ano? Ito po yung regalo, ano, na ino-offer po ng Diyos sa atin. Ano, ito, ano itong regalo? Ito yung salvation. Paano natin makukuha ang salvation ito? Ito yung sinasabing pananampalataya na papagliligtas. Ano? Paano po natin ito matatanggap? Una nga po, ganang tao po yung makasalanan, kinakailangan po talaga dyan yung sinasabing repentance, pagsisisi. In 1 John 1:9, napakaliwanag po doon na kung ipapahayag ng labi natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo ay kanyang patatawarin. If you confess your mouth, no? If you confess your sin, God is faithful to forgive to all our sins and to cleanse from all unrighteousness. Lahat, sabihin mo na, katulad nga po yung patutunan ni Sister Alin, ano yung mga nasa loob ng pulong ngayon po, mga murderer, drug defender, you know, drug user po sila. Lahat nandoon po sa lahat ng po. Tayo po ganun din, lahat ay matulong ng kasalanan. Pero alam niyo po, ganun po yung, ka, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Walang hanggang, hindi mo masukat yung love niya, yung unconditional. Hindi niya tinitingnan kung ano yung kasalanan natin, kundi tinitingnan ng Diyos po, na gusto niyang iregalo lahat, gusto niyang iregalo sa lahat ng tao ito pong salvation ito. Pero naisin po ng Panginoon yung tunay at tapat po na pagpapahayag sa labi natin na tayo po makasalanan. Amen? At marireceive po natin ito kung nandyan po yung genuine po yung ating paghingi ng tawad. No? Yung pananampalataya ng pinakapagliligtas, yung faith mo, ina-acknowledge mo that you are a sinner. Gusto po ng Lord yun na nakikita tayo po ay umaamin. Ano? Sinasabi natin, Lord, mahina ako. Ako po ay ganito ang akin niya. Katulad ko po ng kabataan ako, ano, na hindi ko po alam na kapahamakan pala yung mangyayari sa akin kung di po ako nakakilala sa Diyos, kung di ko po narinig ang salita ng Diyos. Imagine ninyo, no, first year high school, nag-stow away na po ako, naranasan 2 times na ako nagdayas, ano. Pag nasasaktan mo ako, pinapagalitan ako ng mother ko, nasa isip ko mag-suicide. 2 times doon nagawa yun. Then na talagang katawan ko, napuno ito ng marijuana, addict po ako dati, na gumamit din po ako ng drugs na ako yung magpapatunay sa inyo na kung ako po ng time na yun, na gumamit po ako ng drugs, ako po, ay kahit ilan sigurong lalaki pwede akong gamitin. Wala akong pakiramdam na eh, para at slow mo na eh. High na po ako, wala kayong laban kahit anong gawin sa'yo. Pero God, to God all be the glory. Sa kabila po nun, dahil naalipin po ng kaaway ang aking buhay, nagkaroon ako ng acute tonsillitis. No? At yun na po, nagsimula na po doon. Then, narinig ko po ito, no? Nakita ko na ang tao makasalanan. Walang naging matuwid sa harapan ng Lord. Nakita ko sa sarili ko, Lord, ito ako. Ako pala talagang ligaw na ligaw. Sinunod ko yung gusto ko. Ano po? Pero nang narinig ko, yung grace, ito yung regalo ini-offer ng Lord kung paano natin matatanggap. Kahit pala anong laki ng kasalanan natin. If we confess our sin, God is faithful to forgive to all our sins. Nalaman ko na lahat po ng kasalanan natin, may nakalaang kapatawaran po dyan ng Panginoon. Nasabi nga po ng Awit 103, verse 2 na, siya yung nagpapagaling at nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinatawad po ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Ano? Lahat po ito po ay, sabi nga paano natin marinisip na dyan po yung tunay na pagsisisi at ang isa pong mapakahalaga na ito, faith that saves, na yung pananampalataya na kapabiligtas, ito yung regalo ng Diyos na ibinibigay po sa atin, ay yung pong manalig tayo, you know? Believe on the Lord Jesus Christ, you know? Manalig po tayo sa ating Panginoong Hesus sapagkat napakaliwanag ng Acts 4:12, sa silong ng langit ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng Diyos upang tayo'y maligtas. John 14:6, ay, sabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan ng katotohanan at ng buhay, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano? And John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Napakahalaga mga kapatid, para matanggap po natin ang regalo pong ito na nakapagliligtas ng salvation. Believe on Jesus Christ. No?
Sabi po ng Romans 10:9, if you confess your mouth that Jesus Christ is Lord and you believe that that God has raised him from the dead, you will be saved, no? Kung ipapahayag ng labi natin na si Jesus ay Panginoon at buong puso tayong mananalig na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Very clear, no po, ang sinasabi ng Bible. Walang iba na nagiging daan, marilisip po natin yung sinasabi, it is the gift of God. Yung salvation, faith that saves, ano? Yung pananampalatay na kapagliligtas ay yung manalig po tayo sa Jesus. Na siya po yung ating Panginoon at tagapagligtas. Wala pong sinabi ang Biblia magliligtas sa atin dahil ako tayo nasa kapahamakan. Pero gumawa ang Diyos na kaparaan. Sabi nga, ba? Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino po yung minahal dito ng Diyos sa sanlibutan? Anong nasa sanlibutan? Puro kasalanan po yan. Pero mahal ng Diyos ang tao. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Amen? Kung paano po ang Diyos mapagmahal yan, mahabagin, maawain. Pero God is a God of justice. No? Parurusahan po niya ang lahat ng nagpapatuloy sa kasalanan. Ang Diyos gumawa siya ng paraan. Dahil mahal niya tayo, ginawa niya yung compassion niya. Binigay niya ang kanyang kaisa-isa ang anak. Sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay nung walang hindi. Praise the Lord. Amen? Napakaliwanag po. At ito po yung naisin na mensahe ng Lord na ating pong marinig sa gabi ito na yung pagdalawa po, ay yung patatlo, ano, sabi nga po ay confess your sin and accept Jesus as your Lord and Savior. Ano? Ito po ay complete na, sabi nga, package deal. No? Na once na tayo po ay nag-confess ng ating kasalanan, nag-repent po tayo, tinanggap natin si Jesus as a Lord and Savior ng buhay natin, you are saved. Amen? May buhay na walang hanggan. At napakaganda po ng ginagawa ng Lord kasi yung salita po niya, in John chapter 1 verse 12, sino mang manalig at tumanggap sa ating Panginoong Jesus ay binigyan ang karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos. You become a children of God. You become a child of God. Imagine mo yun. Ano? Tayo po ay, tandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo nilikha ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Sino lamang po yung anak ng Diyos? Yung pong tunay at tapat na nagsisi sa kasalanan, tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ng kanyang buhay. Ito po, ano, hindi lang po eternal life, yung buhay na walang hanggang, kundi ikaw ay naging anak pa ng Diyos. Amen? Napakasarap, ano? Sino po nagnanais dito ng gift na ito ng Lord? Yung regalong ito ng Panginoon? No? Wala po tayong ibang gagawin eh. Hindi na natin kinakailangan itubilhin, kundi tatanggapin mo na lang. Kaya sa gabi ito, kumakatok po ang Diyos. No? Sa oras na to, sabi nga ng Revelation, na kumakatok sa pintuan ng ating Panginoon. Ito yung puso natin. Tingnan yung pinto pag may kumakatok. Pag hindi mo yan pabubuksan, hindi makapapasok dito ba? Ganun din po tayo. No? Naisin po ng Panginoon Jesus po sa, ano? Mismong tayo po magkaroon ng initiative, pagkukusa, ano, na ating pong tanggapin ang regalo pong ito. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang linggo, sa isang taon, kundi ngayon na. No? Sabi nga po ng Acts 4, 3, chapter 3, verse 8 na, haba, ng Rome, I think is Hebrews, na, huwag maging matigas ang ating mundo. If you hear the voice of God, do not harden your heart. No? Pag narinig mo yung tingin ng Panginoon, huwag maging matigas ang ating puso. Ang gabi po ito, nag-o-offer po ang Lord na sa atin po yung desisyon. Ano? Kung sino po yung nagnanais ng nagregalo po ito, ano? It is the gift of God. Ito na po yung panahon. No? Sino po dito yung umaamin na mula pa po nung sinilang siya, nasa sinatupunan pa siya ng kanyang ina hanggang sa panahon ito ay siya po ay nagkasala, may kasalanan ng mama. O nagkakasala pa hanggang sa panahon ito. Lahat po tayo. Diba? From the start, tayo po ay makasalanan. Dahil kasalanan na po. Kaya naligaw-ligaw na po tayo. At ito po yung panahon din na naisin po ng Lord na isurrender po natin yung buhay natin. Paano po natin isusurrender? Sabi ko nga po,
yung ating pong buhay, na aminin po lang natin, no? Alam po ng Lord, wala po tayong maibibigay ngayon sa Lord. Alam niya, because He is all-knowing God. Because He is our Creator. Alam niya, higla nga ng buhay natin, alam niya, wala siyang, wala mabibigay sa Kanya. At mula po, into sa kanila, because God is omnipresent, narito siya sa anumang dako. No, kasi winelcome sa tanganan ito, hindi tayo yung winelcome dito, kundi ang Panginoon. Mm-hmm. At ang inimbitahan ni Sister Annie, hindi tayo, kundi ang Panginoon. Mm-hmm. Kaya nalugod ang Lord sa gabi ito, na ngayon na yung gabi na dumating sa tanganan ito, dumating sa lugar, sa mga nakatira sa lugar na ito, yung paghahari ng Diyos. Ano, yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos na walang bahay. Gusto lang ng Lord, aminin natin mga kapatid, wala po tayong maibigay sa Lord. Kung sa oras na ito, kahit sa mga kasama ko dito sa MCAT, bakit ang palubos? Maaaring nabi nyo, marami pong bagay talaga na struggle ako, bakit paulit-ulit kong nagagawa yung kasalanan yun. Baka yung something pa talaga hindi nyo kapatid na papahayag ng labi mo. Yung panahon na kasiyasat po tayo sa Panginoon. Let's bow our head and close our eyes. Hallelujah. Hallelujah, oh hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much. Sa ganitong pagkakato na hindi kami ang gumawa, hindi kami ang nagplano, kundi ikaw ang naging programmer, Lord, sa lugar na ito. Higit sa lahat, salamat na nahayag sa amin ang iyong mga salita. Na nakita namin kung ano kami sa iyong harapan. Ano kami bilang tao, aming makasalanan, walang matuwid sa amin, lahat kami naligaw, lahat kami nagkanya-kanya, lahat kami sumunod sa aming sarili. Ito po yung naging sanhi kung bakit kami nalayo po sa iyo. But because you are our loving God, you are compassionate God, you are forgiving God, you are, gumawa ka ng kaparaanan upang kamaligtas ang mga tao na nasa kapahamakan ng lahat. Thank you for our Lord Jesus Christ na iyong ipinadala dito sa lupa. Yung nag-iisa mong anak na nagkatawang tao, nagsakripisyo, dumanas ng matinding hirap para tubusin kami sa aming mga kasalanan. You are amazing God. Merciful. Hanga-hanga ka, Panginoon, Ama, sa ginawa po ninyo. And thank you for our Lord Jesus Christ, na siya yung naging pag-asa namin, na siya nagbayad ng kasalanan namin, na kahit gaano mang kadumi kami, kasing lawak, kasing laki man ang barko yung kasalanan namin, pero kasing lawak ng karagatan at inilalaan mong kapatawaran. Lord, hindi lang po mo pinatatawad, kundi nililimot mo ang lahat ng aming kasalanan. At Lord, salamat sa libreng regalong ito, sa regalong ito ng kaligtasan. Mm. Ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya na kami isang makasalanan, pananampalataya na aming Panginoong Jesus ang siyang tumubo sa aming kasalanan, at kung kami mananalig sa Kanya, tatanggapin namin siya as a Lord and Savior ng buhay namin. Lord, yung eternal life na pinangako mo, at kami magiging anak mo, Panginoon, dahil tinanggap namin ang Panginoon Jesus as a Lord. Tinanggap namin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay namin. Hinari mo kaming mga anak. Kaya sa oras na ito, Ama, nakikita mo ang puso namin. Lord, nag-o-offer po kami ng buhay namin. Sinusurrender namin sa iyong buhay namin. At tanggapin po ninyo yung panalangin namin ito ng taus-pusong pagsisisi, pag-amin sa kasalanan, pagsisisi. At bubuksan po namin ngayon ang aming mga puso. Bilang, at tatanggapin ka namin, papapasukin ka namin, paghahariin ka namin sa mga puso namin, tatanggapin ka namin. Mananalig kami sa iyo na ikaw yung aming Panginoon. Wala lang ibang tagapagligtas kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang magbibigay ng kabuluhan, magbabago, magpapala, magpapalay at magpapagaling sa amin, magkakalob ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mananalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the salvation na binigay mo sa amin, Panginoon. Thank you for the eternal life. Thank you for our Lord Jesus Christ. Thank you for your Holy Spirit na siya po yung mananaan sa amin mula sa gabi nito. Na hindi na po ang maghahari ang kalooban namin, kundi ang banal mong Espiritu yung mananaan po sa amin.
And especially, Lord, sa tahanan ito na winelcome ka, inimbitahan ang iyong presensya sa lugar na ito. Na mula, Panginoon, sa mula kay Sister Annie, hanggang sa kanya mga kasamahan sa lugar na ito, Lord, dinideclare po ako ng salvation. Dinideclare po kami ng deliverance. Dinideclare po kami ng healing. Lord, in Jesus' mighty name, Purabaya Shaka Darabakiya Rabasandarabakundo. Pura bababa siya kandara bakiya rababahara ba siya ande parokatay Adonai Eloheni melek haulam. Blessed be the name of the Lord, the God of all nations, and you are the God of this house. You are the God, Lord, ng tahanan ito. You are the God ng mga kaluluwang nakatira sa lugar na ito. We declare that Yeshua is Lord over this place. Yeshua is Lord over the life na nakatira sa lugar na ito. Hurayaya siya kang darabahan. The Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Annie, Panginoon, na patuloy mo na binibiyayaan, Panginoon, sa bawat araw. Despite ang napakadami pong trials na dumating sa kanyang buhay, pinatunayan mo ang iyong katapatan that you will never leave her nor forsake her, Panginoon. Nanagan yung mga kaparaanan mo pa ipadama ang pagmamahal mo, ang iyong malasakit, ang walang hanggang pag-ibig mo sa kanya. Ito yung panahon, O Diyos, lagi kang hahanapin ang kapatid ko, lagi kanyang pasasalamatan, lagi niyang mararanasan ang kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo, yung iyong akap ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At hindi lang po siya, kundi ang buo niyang sambahayan, Panginoon, ay magpaghaharian ng iyong banal na espiritu at lalakad sila nang naayon sa iyong kalooban at magbibigay kaluguran sa iyo ang mga buhay na pahiram at kaloob mo sa kanila sa pangunan ni Sister Annie, Panginoon. Lord, you will make a way to her life, Panginoon. Lord, na ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari na mananahan kay Sister Annie at bagabayan mo ang aking kapatid nito in every aspect of her life, Panginoon. Ibe-bless mong lahat ng hawakan ng kanyang kamay, Panginoon. Ibe-bless mong bawat salitang lalabas sa kanyang labi at sanahan siya pupunta. Ibe-guide mong aking kapatid na ito, Lord. Ask God for good health and strength, Panginoon. At higit sa lahat yung restoration, yung relationship niya sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, whatever the petition ng puso ni Sister Annie. Thank you. Na ito yung panahon, sinagot mo ang lahat ng dalangin ng puso ng aking kapatid. Ganun din po si Brother Juby, Panginoon. Hindi ko po kilala ang aking kababayan ito, pero kilala mo siya. At alam mong lahat ng deepest desire ng kanyang puso. At hindi ko aksidente, kundi kalooban mo na nakasama namin siya sa lugar na ito. Not only to celebrate his birthday, yung to celebrate, Lord, yung kasasalamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aking kababayan ito, Panginoon. Sa aking kapatid na ito, Lord, at ito yung araw na, Lord, nananalig po kami at nananampalataya. Paghaharian mo ang bawat aspeto ng kanyang buhay, makaranasan niya ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, ang iyong walang hanggang pagmamahal sa aking kapatid na ito. Hindi lang po siya, even yung pamilya niya iniwanan sa Pilipinas, Lord, magpaghaharian mo at mananahan ka, Panginoon, at natin yung divine protection and guidance mo, hindi lang po sa kanya, even to all these family members. Lord, we thank you for favor upon favor, divine provision, divine guidance mo sa aking kapatid na ito, Panginoon, yung glory mo ang patuloy na makikita sa buhay ni Brother Juby in Yeshua's mighty name. Lord, we declare that Jesus Christ is Lord over his life. Amen. That Jesus Christ is Lord over his family member. Amen. Jesus Christ is Lord over the work of his hand. Lord, thank you sa iyong pag-ibig na patuloy na mararanasan ni Brother Juby. Igagayin mo siya sa tamang daan na dapat yung lakaran na itinaayon sa iyong kalooban na ang buhay niyang ito magbibigay handog na nakalilugod sa iyo. Even to all these family members, Lord, thank you for favor upon favor, divine protection and guidance sa aking kapatid. Even, Lord, sa aking mga kapatid na nakasama namin dito, sa mga kababayan ko, thank you for this opportunity, privilege na binigay mo sa amin that ikaw ang gumagawa nito. Salamat sa presensya mo na naranasan namin mula pa po kanina. Yes, Lord. At sa mga darating, sa mga oras pang darating, Lord, na ito po ang bubuklod sa amin na mararanasan namin ang kapangyarihan sa lugar na to at sumamakamidalhin sa lugar ng Israel. Amen. Thank you so much for your faithfulness. Lord, ikakapinatagpo mo ng lahat ng dalangin ng puso ng ating mga kapatid na patuloy na yung buhay namin ito ay susurrender namin ng lubusan sa iyo, Panginoon.
magpapagamit namin ito for your glory alone. Salamat po ng marami. Cover mong place na ito, ng makapangyarihang dugo, ang bawat rooms, mga nakatira sa lugar na ito, Lord, bind them with your love, Panginoon. At kina-cancel po ang lahat ng gawa ng kaawin sa lugar na ito. Lash of the flesh, lash of the eye, pride of life, they command you in this place, in Jesus' mighty name. At ang banal ng Espiritu, ang siyang maghahari sa lugar na ito, ang kalayaan. Ang pagkilos ng yung banal na Espiritu, mabubukod ng pag-ibig, pagkakaisa, pagmamahalan, pagsusuportahan, kagalingan, kaligtasan, kalayaan na narito sa lugar na ito. Even to all our family members, sa pamilya ng bawat isa. Salamat po lang para kami, Panginoon. The rest pa ng aming gagawin, ikaw lang ang maparangalan. Whatever we drink or whatever we eat and whatever we do it all for your glory alone. Amen. Sa iyo lamang ang lahat, Panginoon Jesus. Even Lord, sa amin pong isang amin pong Murababayas siya, karabas siya. May Lord, you speak salvation for his life, Panginoon. Lord, thank you, Father God. Inabot mo na siya, Panginoon, sa oras na ito. Ito kung gagawa ng kaparanganan, Lord, kung paano siya lalakad sa iyong kalooban. Thank you sa iyong pag-ibig na mararanasan ko niya sa mga pagtutuon ng bawat isa, Panginoon. Thank you. And we really bring back all the glory, all praises, and all thanksgiving. In Yeshua's mighty name we pray.